Hello mga kagandang buhay! Buhay po ng isang farmers. Kita natin si Ron, no? Nilalagyan ng kulay yung kanyang itlog alat. Buong gabing walang tulog yan. Aww. So sipag-sipag po kapag ka-farmers ka. Kailangan marunong dumiskarte sa sarili mong produkto. Nagkukulay po siya ng itlog alat. Ito na po yung finished product niya. Yeah, so delicious. Delicious. Ang ganda ng pagkakakulay ni Ron. Delicious. Bakit may ano natanggal sa? Tanggal sa tikmo. Screen. Yan po yung niluluto din ni Ron na kanyang pangkulay. Wala yung itlog mo. Oh no! Yan, dapat naka-screen para madali lang po siyang ilublob. Nahulog eh, so. Yan. Madali lang siyang ilublob! Ayan na po yung mga may kulay nating itlog alat! Yay! Yan! Yan na! Dali na naman po kung natin nakausaw mo lang sa kape yung kamay mo. Saw lang! Yay! Mainit ron, mainit! Ako, pag nabitawan mo yan. Mainit. Mainit na itlog alat. Yan. May ilang seconds lang pala. Oh, ganun lang pala siya. So, dapat matapang yung pangkulay. Hindi naman. Ayaw ko nung masyadong... Pula. Pula, okay. Kasi sa kamay mo, grabe. Ano lang pala, mga kaganang buhay, ang paggawa ng itlog alat. 5 hours pong dapat ilaga itong mga itlog ng itik na to. 5 hours na dapat siyang ilaga. So dati sa kahoy lang naglalaga si Ron eh. Sa kahoy lang dati naglalaga. Walang matinong kahoy ngayon. Pero wala daw matinong kahoy ngayon sa tag-ulan. At mahal din ang kahoy sa bukid. Kaya nag-imbento po siya ng ganyan oh. Lutuan. Tapos nadali niya yung lutuan ni Papa niya dati ng sweet corn. So kaya pag nagluluto po si Ron ng kanyang itlog alat, tingnan mo. Dito lang sa labas ng bahay namin. Ang bahay po ng negosyante, oh, kalat-kalat, grabe. Kalat-kalat pero may pera sa kalat. Mantika po namin yan. Yan. Pag negosyante ka, makalat ang bahay mo, may kita, may pera sa kalat. Yay! Diba? So, ito po yung kagandahan na nag-alaga ng itik si Ron. Tapos, nag-aral pa siyang mag-proseso, gawin itlog alat yung produkto niya. So, imbis na i-wholesale lang ng mga negosyante din ang kanyang itlog, hindi na niya pinapa-wholesale. So, ginagawa na niyang itlog alat. Pinapawholesale niya ng malaki-laki, 17, saka 16. 16 pesos ang isa. O di, grabe. Malaking tulong pa po pambili ng feeds. Wow! Ano ko, patapos ra. Sabihin mo, Sai, doon. Hello, Sai, good morning. di pa kami nakawalis ng bahay namin, mga kaganang buhay, maaga pa lang. So, sabihan mo sila, Sai, tawagan mo yung si Darren sa Boracay na patulong tayo ng pagbaba ng bigas. Okay. At dumating po kasi, mga kaganaboy, yung ating dalawang 10-wheelers truck. Ayan. Dito banda at dun banda. Ayan, dalawang 10-wheelers yan na bigas dumating. Yay! Si Ron po ay walang tulog magdamag.
Yan, pailip-idlip lang kasi hindi naman kailangan bantayan yung ano eh, yung gas. Idlip-idlip siya. Alas dos ng umaga, na luto yung isa, nakulayan na niya yung finished product natin doon. Tapos ito naman yung pangalawang load. So, 40 trays. O, magkano na tutubuin yan? Ipadala lang ni Ron doon sa mga stores namin. O, tapos benta naman namin doon, tubuan naman ng stores. Diba, may tubo na siya, tapos ipapasa na siya stores, tutubo din po ang store. So, magiging ano na yan doon, magiging 20 piraso na. Magkano binta natin pag retail, Sai? Nang itlog alat? Ah, walang retail po. Kulang pa doon sa Boracay at saka sa mainland. Kaya nga, kinukulang po talaga yung prinoprosesong itlog ni Ron. Kulang. Kulang na kulang. Eh, sa ano pa kami dati kumukuha ng itlog alat eh? Sa Mindoro? At saka sa Batangas? Laguna? Ganyan? Laguna marami. Yun, umu-order kami doon sa mga behiro. Pero ngayon, meron na po kami sariling proseso. Yay! Yan. Tapos, marami na yung nag-inquire kay Ron na mag-UGT. Maliit na lang po ang farm ng ating agriculturist. Ayan, pakunti-kunti lang po inaalagaan niyang bebe. Wala pa siya pong puhunan na malaki. Gusto niya, sariling sikap ang puhunan niya. Yan ang mga anak natin na well-trained po talaga sa negosyo. Yung hindi na umaasa sa magulang, ba sariling diskarte. Okay rin naman, may tulong ang magulang, pero more on talaga na ano na binibitawan na po natin sila sa sarili nilang diskarte. Wala pa namang masyadong maraming gastos si Ron sa ano niya, buhay may asawa niya. Kaya libre naman po siya dito sa bahay. Yan. Ganyan-ganyan lang yung anak ko na yan, pero marami ng pera yan. Kakabili nga lang niya ng motor niya eh. Sana all! Sabi ko, huwag nang magbili ng mga ganitong service. Eh gusto eh. Pag gusto, gusto. Ito po yung mga hindi pa na proseso na itlog niya. Yan. Ano pa yan? Nakababad pa po. Ilang days yung babad, Ron? Ilang lang yan. Yung isa, yung 16 lang yan. Kasi pinakamatanda yan. Yung 12. Pero ilang days lahat bago mailuto? 3 weeks. 3 weeks po ang pagbabad. 3 weeks ang pagbabad. Ilang yung problem? Kung ito pagbabad yung itlog iti ko. Oh, yan. Na-live po natin kanina ang kanya pong paggawa. So, sana maraming ma-inspire si Ron. Ang init-init kaya yan, naka-net. Init-init. Nung nakaraan, masyadong mapula yung itlog mo. Ayaw ko nga masyadong mapula kasi... Ayaw na niya ngayon masyadong mapula. Reklamo rin yung customer. Huwag gawa ka nila. Umano sa kanilang kamay. Ayaw dumakuha. Seconds lang po. Ayaw dumakuha sa kamay nila. Ayaw makuha sa kamay nila. Reklamo. Yan. Pero pangit yun yung... O, diba? Ganun kasimple yung paggawa ng pera ni Ron. Simpleng walang tulog. Yun po, dito lang po sa harap ng bahay yan. Pasensya na po kayo, ganito talaga yung itsura ng ano ng bahay ng negosyante. Importante po gumagawa tayo ng pera. At kahit kalat man yan, pero yung ano po natin, puso po natin ay huwag pakalat-kalat. Yan, nabibigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kababayan. O yung itlog. So, 16 pesos per pieces. Yan, per piece. Ito na po kahapon yung harvest niya na itlog pugo. Mga kaganang buhay. At kung may order po sa kanya na itlog pugo na alat, yan, pugulat. Gumagawa din po si Hero ng itlog alat na pugo. Pero ngayon, itong ano na to, yung fresh na itlog ay kulang pa niya i-deliver. Kulang pa yun sa mga order. So, ito po yung natira na itlog itik niya. Yan, itlog itik po natira. Kailangan mo lang po talagang ibabad ng 3 weeks. Tapos, after nababad, ugasan po para
dumikit ang kulay. Maganda po, makinis ang pagdikit ng kulay. So, ayan. At pupunta na po siya sa farm ulit para mamulot ulit ng itlog ng bibi niya. Mamulot siya ulit. Ganun na po ang ginagawa ng farmers. Pulot-pulot, process-process, binta-binta. Pera-pera. Ayan na. Yay! Ayan po. So, kailangan talaga ilagay sa tray? Mainit pa? Oh, no! So, pumapangit ang kulay niya kapag di nalagay sa tray. Libre rin siya po ng tray sa mga itlog natin na galing Batangas. Ilang tray ang laman ng isang balot? Isang tray lang para walang basag. Isang tray lang po pala. 30 piraso lang yung laman ng... Ano lang kasi, maliit lang tikpo. Maliit lang yung ano niya. Lutuan niya. So ito wala na. Wala nang laman yan. Saan? Yan yung lutuan? Oo, wala na. Ayun. Ilang tray lang pala to. 20. Ganda lang ang kulay niya, hindi siya masyadong... Dapat may gloves ka na para hindi masyadong mainitan yung kamay mo. Sanay ng kamay ko. Sanay ng kamay mo? Wala, ang galing, ang ganda. Perfect talaga, oh. Eh, napisa. Ah, may meron din napipisa. Hindi, mawasan niya. Oh, pangkain lang natin, no? Oh, kinain ng daga kanina. Naunahan ka naman. Naunahan ako ng daga? Dito mismo? Doon sa Bamisa, kanina. Ah, grabe talagang may daga pala dito. Oh, no! Manila. Bastos ng daga. So, after this, pupunta ka na sa farm mo? Mamulot ulit ng itlog? Nakahinga siguro muna kung kunti. Pahinga ka muna ng kunti. Wala kang tulog eh. Ayan na po, pera na! Pera-pera na po! Kaya ng buhay! Yay! Itlog alat! Kaya, mag-alaga na rin po kayo ng itik. Ang ano po, ang dali lang naman po pag-aralan ito, kung tutukan mo. Ang dami ng YouTube channel ro na nagbibigay ng mga tips. O, sa atin naman, inspirasyon naman yung i-ano natin, ibigay sa mga manunood natin. Inspirasyon ng farming. Ano, farming, hindi lang mga farmers na mga mahirap din. Hindi mahirap ang farmers, sa katunayan yung marami ng pera si Ron. May pera sa farming. Ang farmers po, maraming pera. Depende lang sa diskarte. Depende daw sa diskarte, sabi ni Ron. Yan po mga kagandang buhay. Ang buhay farmers. Simpleng itlog lang, pero ayan, kumikita. Kailangan mo, ano na to kasi sa gabal po dito. Oo. Lagay na sa tray ni Ron. So mamaya po, yung kuha niya, bababad niya po ulit para meron siyang iluluto o hindi kami maubusan sa store ng panindang tugalat. Kaya process by process lang po. May natira siya doon, pinakita ko kanina, then mamulot na naman siya after niyang makapagpahinga. So namumulot lang po ng pera ang ating agriculturist dahil sa kanya pong alagang mga itik. To start my day, mga kagandang buhay, ito na, nakabihis na po ako dahil marami tayong lakad ngayon. At yung sinasabi ko kanina na bigas, ayan, isang ano pa lang pa to, Manager Bio? Isang trucking pa lang to. So naghihintay pa yung isang truck doon, mga kagandang buhay, andito yung isang truck. So baba tayo ng konti dito, punuin natin yung store. Dalawang truck, imagine po, 2,000 bags. So, hati-hatiin natin sa ating mga stores. Tapos, humingi po tayo ng backup ng mga tao natin sa Boracay, yung mga pugi nating tao sa Boracay. Si Onjing, si Puloy, at of course, si Edmar, Boracay din yan. And Katiklan, si ano, si Ulong. And siyempre, present po si Manager Bio. Tsaka si, ano, si cowboy natin doon sa taas. Kasi hati-hati sila sa trabaho, kung wala pong trabaho sa mga baka, dito po sila sa ano natin, store. Dito, punuin natin ito. Yan. So, naka-reserve po ito mga kagandang buhay para sa bigas natin. Sinasapinan po natin ang makapal na no na plywood. So, meron po kaming sisipatin ng ating engineer, kasama ko siya ngayon. Videographer natin siya ngayon. May sisipatin kaming baka dito sa Aklan.
So alam mo na ba, engineer, kung saan? Hindi mo pa alam kung saan baryo yon. Sana ano, makita natin dahil medyo ano eh. Medyo di natin masyadong kabisado yung binigay niyang address sa Ibahay. Ang business po mga kagandang buhay, kanina po umaga, nag-live po tayo tsaka gumawa ako ng content tungkol po sa ating young agriculturist, yung mga diskarte niya para kumita. Ngayon nandito, isa pa nating source of income, ang paborito po nating bigkasan. Ito po, tingnan niyo yung ating mga display. So kailangan lang talaga ang display natin laging naka-pyramid. Laging naka-pyramid po. Si Sai nito ang laging nag-aayos para malakas po tayo sa retail. Meron po tayong tatlong variety ngayong dumating. Sweet Jasmine Red, tsaka yung pinaka-bestseller po natin, yung isang tracking. Halika, tingnan mo yung isang tracking sa baba. Yan o. Nagluluto yung mga painante natin, nagluluto. Blue Jasmine po yung karga nun. 1,000 bags. Kasi yun po ang pinaka-bestseller dito. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung pinaka-paborito ko pong negosyo ko is bigasan. Kasi wala pong loss weight. Hindi po tayo nagmamadali sa pagbenta. Matagal po ang life duration. Tsaka ano po siya, pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Yay! Engineer, ano mo sila oh? Yung mga pugi natin. Oh, si Jojo, yung mga pugi natin, oh, di ba? Wow! sa sobrang pa-cute, ah, sa sobrang pa-cute. Ganun lang talaga, ano lang tayo? Kalma. Kalma lang po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Basta yung sinasabi ko po, gusto ko po laging, ano siya, yung ma-motivate po kayong magnegosyo, ma-inspire po kayo sa aking mga vlogs. Dahil, yung negosyo po kasi natin, hindi lang po isang source of income. Marami po dapat yung mga negosyo natin para pag humina yung isa, hindi tayo mauubusan ng pera, di ba po? Hindi tayo mauubusan ng diskarte. So yung bigas natin mga kagandang buhay, stable na po dito sa ano natin, mga stores. Yung stores po natin sa Katiklan, dalawa. Ano na po yun mga kagandang buhay? Kilalang-kilala na po sa pagbibigasan. Yan, tulong-tulong po yung ating mga tao. At mamaya po, darating rin yung isang truck natin na itlog from Batangas. Tapos, bukas din, nandito na rin yung isang truck natin ng mga kalabaw at baka papunta na naman ng Cavite. So, very busy po ang ating panahon. Lagi pong busy tayo pero masaya. Kasi mas maganda po sa negosyo yung busy. Pagod, mas maganda. Ibig sabihin po, ano po, click ang ating negosyo. So, hanapin namin ni engineer yung ano, yung baka na yun na papasipat sa atin. Kasi ganito mga kagandang buhay, gusto ko ring sipatin yung mga baka dito sa lugar namin. At saka, i-encourage yung mga farmers na dagdagan yung mga alaga nila at mag-alaga dun sa mga wala pang alaga. At gusto ko rin at binivisualize ko rin na someday, somehow, mga kagandang buhay, magkaroon po tayo ng livestock auction market dito sa Aklan para po kagaya tayo ng Sibalom Antique. Hindi po mahirapan yung ating mga farmers sa pagbenta ng kanilang mga bagong walay na biik o yung mga baboy nila, pinapatining nila. Tsaka nasi-centralize po mga kagandang buhay yung live weight. Nasi-centralize natin yung presyo para maproteksyonan po ang mga farmers natin. Hindi po yung binabarat, di ba? Yung tama lang. Yung tama lang talaga yung presyo na gumagalaw sa merkado. Yun po. Para kasi kung may livestock auction, centralize po talaga ang presyo. Hindi po yung masyadong baba na talaga yung presyo ba mga kagandang buhay. Kaya at hindi po naaabuso ang ating mga farmers. Yan po ang gusto ko. At siyempre, negosyo natin, alalay-alalay. Kasi kung wala po itong mga negosyo natin, mga kagandang buhay, hindi po nag-survive yung ating bakahan sa Negros. Kasi nung mga time na naglulugi, ito po yung pinagkukunan natin ng source of income para po ma-sustain natin yung mga expenses. Ilan ba ibababa mo, Yonas, Min Red? Ha?
Kunti lang ito, yo. 500 dito. 100 lang dito. 100 yan? Oo. Ilan sa Katiklan? 100 din. 300 sa Boracay. 1,000 ba dala ito? Ha? 1,000? 600 niya, so may nag-200 to 1,000. So dito lang yung marami? Oh, sige, sige. Nako, mga kaginaboy, huwag po nato pakialaman si Manager Bio sa mga diskarte niya. Kasi mamaya, kapag ako po ang masunod, ay mag-trouble yan. Wala tayong karapatan na pagalitan siya. Gusto ko pa naman na pagalitan ang aking manager. Kaya wala, hindi tayo nakascore ngayon sa kanya. Meron ba kayong manager na ganito kasipag? Sabi nga nila, sana all may Manager Bio sa negosyo. Dami po tayo niyan, mga kaganami, mga trusted person natin. So, proceed tayo sa pagsipat, sa baka. Hanapin namin po ni Engineer, dahil siya ngayon ang aking driver. Siya ngayon. At malayo kaya yon, baka bundok-bundok. May narinig ka ba sa inon? Ha? Maligusan? Saan banda? Anong... Ha? Di ba malayo pa yung San Jose? Dulo, pero bago pa yung makabot ito. Ano ba yun? Tanong-tanong natin mamaya. Oh. Oh, asawa po ni Manager Bio, super ganda. Kamukha ko, mga kaganaboy. Yay! Sana all, mga kaganaboy, proceed na. Proceed na po ako. Nang sipatan natin yung baka. Oh, sana hopefully makita niya, no? Na driver natin. Oh. For sale po si ano, ha? Si Puloy, oh. Adapted ko na po yan. Mahilig talaga ako mag-adapt, mga kaganaboy. Yung mga tao ba, napapakinabangan ko na. Sigurado pag kinasal yan, ako yung nanay niyan. Ah, limang bilog daw na litson. Si Edmar din, ha? Supportahan po natin lahat ang mga tao natin, mga kaganabuhay. Si Jojo kasi bago dito, kasal na yan, eh. Si Ulong din, ha? Ay, grabe, kamatsu ni Ulong. Ulong, lagot ka, nakamira ka, wala kang damit. Mga pugi po, mga kaganang buhay. Wow. Grabe, si Onjing, oh, malapit na rin ikasal. Kailangan, masaya po silang nagtatrabaho. Contento po sila sa trabaho nila. Kasi leader nila, mga kaganang buhay. Masiyahin din eh, Manager Bio. Manager Bio, hi! Oh, kamusta? Kamusta yung YouTube channel mo? YouTube pa rin. Haluk. Oh, si Unjing. Ah, kaganang boy. Bigyan natin sila ng exposure. Yan, okay? Ilan lahat yung ibababa nila dito? Ilan lahat bababa mo yun? Ilan dito lahat? 600. 600 daw po ang ibababa dito ni Manager Bio sa store natin. So, let's go. Let's go na. Oh. Thank you. Bye-bye, say-say. Ay, meron pa isa dito, si Miling. Kakasal yan, ikakasal. Oh. Oh. Kailangan maging mabait yung iba dito, ha? Para support, support. Unjing, kailan ka pa, Unjing? Oh, sas, laging umuwi yan. Binibisita yung lumbya. Four years daw, walang hiya talaga to si manager. 4 years mo na mag-asawa si Unjing, pero iba-iba kada year ang nubiya. Napanawagan pala namin nun, kasama namin. Bakit? Na kailangan niya kasi. Ah, kailangan lang niya talaga makahanap? Kung sino yung available dyan, cut lang kayo. Nailu Rabal. Ano daw, sabi ni Manager Bio, naghahanap talaga, naghahanap ng mapapangasawa. Kailangan na daw eh. Kailangan na, tumatanda na kasi. Kailangan na. Okay, mga kagandang buhay. Sino ba hindi nakakain sa inyo? May pagkain na sa loob. Edmar, kumain ka na? Si Puloy? Ayos na daw, kumain na. Okay, bye!